Sa ilalim ng bagong train law o ang tax reform for acceleration and inclusion law, papatawan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Inaasahang may domino effect ito sa pamasahe, singil sa kuryente at presyo ng mga bilihin. Kaugnay nito, makakausap natin si Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella live mula sa Bonifacio Global City sa Taguig. Magandang umaga po sa inyo, Undersecretary Fuentebella. Magandang umaga po sa inyo, Howie and Cara, sa lahat po ng nanonood. Alright sir, kailan po mararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan itong dagdag na buwis sa petrolyo? Okay. Ang sinasabi po ng batas, applicable yung train law, yung bagong excise tax. Iba po yun sa VAT. No? Yung excise tax, doon po sa point of importation. O kung saan po, doon sa paglabas ng refinery o ng depot, yung malaking lalagyan ng gasolina, yun po, natatax na po siya. Kaya lang, babiyahe pa po siya papunta sa retail stations. Tapos, yung retail stations, yung mga stocks na tinatawag nating old stocks doon sa retail stations, hindi pa po yun napatawan ng excise tax. So, ang sinasabi ng Department of Energy, inimbitahan po natin yung ating mga oil industry participants na makausap yung consumers na ipaliwanag nila, i-post nila kung kailan magiging applicable sa bawat retail station yung tinatawag nating excise tax addition. So, ibig sabihin, pag bumibili po ako sa isang gasolinahan, meron po doong old stocks, hindi pa applicable yung excise tax. Pero pag dumating na yung new stocks doon sa paglabas ng refinery on January 1 na magbabiyahe papunta halimbawa ng Biliran o papunta ng Lanao del Norte, so doon po magiging applicable na siya. Sabi natin, kailangan alam ng Department of Energy yung inventaryo nila, December 31 cutoff. Tapos ite-trace po natin sa bawat retail station kung ano yung magiging impact, kung ano yung kailan magiging applicable sa kanila, yung new stocks lamang po. Kasi okay, ang utos ni Secretary Cusi, walang dapat makinabang kung hindi naman dapat makinabang yung oil company dyan or yung retailer, dapat hindi sila makinabang dahil yan po ay para sa bayan. Alright, alright. Pero kung sakasakali nga pong magbago na yung presyo dahil nga po may bagong stocks na dumating na, naubos na halimbawa yung mga naka-imbak nila, apa, ano po yung magiging price range, yung difference po sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene? Opo. Sa gasolina po, lumalabas po na ang presyo halimbawa ngayon ay 47 pesos and 15 centavos. Pag nag-apply na yung bagong excise tax kasama po yung value-added tax, madadagdagan siya ng 2.97 pesos. So 47.15 plus 2.97. Pagdating naman po sa diesel, ang presyo halimbawa ay 36.50, madadagdagan po siya ng 2 pesos and 80 centavos. Pagdating naman po sa kerosene, 42.50 halimbawa yung presyo, madadagdagan po siya ng 3 pesos and 30 centavos. Doon naman po sa LPG, halimbawa ang presyo po dyan sa 11 kilograms, yung tangke na pambahay, 550 pesos, madadagdagan po siya ng more or less 12 pesos po. Kasi 1.12 kilograms po per 1.12 per kilogram po yung excise tax po at saka VAT. Okay, Usec, linawin lang po natin. Ang sinasabi nyo, yung pagtaas ng mga presyo will only be on new stocks, no? So, kaya kailangan mag-submit ng inventaryo, yes, ng mga old stocks yung bawat retail station. Kaya iba-iba yung magiging petsa ng pagtaas ng presyo ng fuel sa retail stations. Tama? Ganito po yon kasi dapat maintindihan natin yung supply chain niya. Dito po sa depot at saka sa refinery area, doon po ina-apply yung excise tax. Doon naman po sa retail, ina-apply na yung value-added tax. So, pag nagbabiyahe na po yung mga produkto papunta doon sa retail station, pagdating po doon ng new stocks, doon lamang po ipapataw yung excise tax. Kaya sabi natin, yung mga oil companies dapat mag-submit sa Department of Energy ng kanilang inventory para malinaw kung ano yung starting point, tapos i-share din po nila yung data na nabenta nila sa kanilang dealers at retailers. So ang sinasabi natin ay kailangan magkaroon sila ng
magandang transparent relationship sa kanilang mga consumers para nandoon yung pagtitiwala. Kasi ayaw naman natin na magkaroon pa ng problema na nagkakaroon ng unjust enrichment yung iba. So maganda naman at nag-participate yung ating oil industry participants at inimbitahan rin natin yung spokespersons nila para makinig sa ating press conference na gaganapin dito po sa Department of Energy mamaya pong alas 12. Okay, pero I suppose no na i-validate nyo rin itong mga inventory ng old stocks para makasiguro kayo na they're not imposing the new prices on the old stocks, no? Is this just an honesty system on the part of the industry and government? Aside from the honesty system and the cooperation that we are asking from the oil industry participants, we are going to conduct random checks together with other relevant government agencies that includes the BIR, the Bureau of Customs, and the local government units. All right. Usec, ang ilang mga as early as now, yung ilang mga transport groups nananawagan na na dapat magtaas na rin daw sila ng pamasahe kasi maapektuhan daw yung kanilang kabuhayan dito. Your reaction on this? Yes, we will submit all the necessary documents, the data to the LTFRB para po madesisyonan ng tama dahil ang gusto po ni Secretary Cusi ay patas po para sa lahat. And because of this, sinasabi nga ng ilan na hindi naman daw talaga anti-poor itong excise tax na ito daw excise tax ay anti-poor dahil nga tataas yung pamasahe. Kumbaga, ang pinakamaaapektuhan dito ay yung mga simpleng mamamayan. Lahat po maapektuhan ito, pero nagdesisyon na po kasi ang ating policy makers. Ang Department of Energy po ay nagsisiguro na hindi madadaya yung consumers. So talaga pong babantayan po natin. So yung policy makers po, nagdesisyon na, meron na tayong batas. Ang gagawin po ng Department of Energy ay sisiguruhin. Sabi pa nga ni Secretary Cusi, kung kailangan pa tayong mag-isa-isa ng retailer, ay dapat gawin niyang ng Department of Energy. So sabi nga natin para makipagtulungan sa oil industry participants, show us everything, naka-authenticate at saka naka-notarize yung ating mga isasubmit sa kanilang yung isasubmit nilang mga documents sa Department of Energy para magkaroon ng transparent at maintain yung tiwala, yung magandang relasyon ng ating mga nagbebenta ng petroleum products at ng mga consumers. In the end, yung consumers po ang talagang dapat proteksyonan. Yan po ang kabilin-bilinan ni Secretary Cusi. Yan po ang kabilin-bilinan ni Pangulong Duterte. Okay, Usec, malaki rin yung ipapataw na tax sa coal, no? Which is a major source of energy. Ano ho ang projected impact nito sa presyo ng kuryente, lalo na sa mga households? Depende po kasi yan doon sa mga distribution utilities. Dahil kung medyo simple po ang pagkukwenta ng impact ng excise tax dito sa petroleum products, dito po sa kuryente, medyo iba po siya dahil merong mga distribution utilities na hindi gumagamit ng coal, ng coal-fired power plants. So walang impact yun doon sa mga DUs na hindi nakakontrata sa coal plants. Pero meron din namang mga distribution utilities, 30% contracted sa kanilang generation mix o yung pagkukunan ng kuryente na may 30% kinukuha sa coal, may impact yon. Pero iba-iba siya. May 30%, may 50%, may 100%. So ang sabi ni Secretary Cusi, iisa-isahin naman po natin yung distribution utilities at kakausapin natin yung mga DUs na ipaliwanag kung ano yung magiging impact ng excise tax doon po sa kanilang mga household consumers. Okay, how do you project the... Yeah, sorry for interrupting, pero how do you project the increase in taxes on fossil fuels on alternatives? Alternative sources of energy, katulad ng solar power, hydropower, geothermal. Makakatulong ba dito sa mga alternative sources itong pagtaas ng tax sa fossil fuels katulad ng coal? Well, magkakaroon ng konting pagbabago sa kanilang pakikipaglabanan sa isa't isa. So, ang sinasabi natin is we have to maintain that consumer protection. So, naglabas po si Secretary Cusi bago natapos yung Pasko ng Renewable Portfolio Standard. Ibig sabihin po niyan, merong kukunin na power ang mga distribution utilities and other mandated participants. Doon sa renewable energy, may certain percentage po na dapat kunin nila sa RE.
pero sinisiguro na hindi dapat tumaas. So titingnan yung average price, tapos yun yung ceiling, competitive selection process, bakbakan yung mga manliligaw na mga supplier ng kuryente, na mga renewable, para masiguro na hindi tumaas yung kuryente at pwede pang bumaba. Alright. Ang tanong ng karamihan, Undersecretary, ay kasi talagang maapektuhan tayo lahat nito, hindi lang dahil sa produktong petrolyo, pero dahil doon sa kuryente. Magkano po ba or gaano po ba kalaking tax revenues ang marireise natin from the additional excise tax? From the very beginning when it was introduced doon sa economic development cluster, ang tingin ko po doon yung old version ay 288 billion. Pero nabago po siya dito. So I was not able to follow the exact amount lately. But it would be better for us to ask the Department of Finance kung ano yung magiging revenues na makukuha from the latest version, yung pinasa na pong batas na train law. Alright, maraming salamat po sa inyo, Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, live po mula sa Bonifacio Global City. Thank you, Cara. Thank you, Howie. Thank you, sir.